Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi na mahalaga kung maliman sa tingin ng iba ang isang bagay na nagpapasaya sa'yo. Dahil kung pakikinggan mo ang sinasabi nila, maaari itong sumira sa samahan na unti-unting binubuo ng bawat segundo na magkasama kayo. Basta maging masaya ka lang, kasi minsan lang darating na mararanasan natin na magiging masaya tayo. Kaya dapat yung puso mo lang yung pakikinggan mo. Isang panibagong umaga. Grabe, maaga pa lang, nagising na ako. Naglinis na ako agad ng bahay. Nagluto na ako. Tapos, naligo na ako. Ganito ba yung pakiramdam na nabigyan ka ng biyaya? Parang sinisipag ako sa lahat ng bagay. Pati nga yung motor ni Joshua. Nalinisan ko na. Arthur, apo, bakit parang napakasipag mo naman yata ngayon? Nakakapanibago ka. Anong ipinakain sa'yo ni Joshua? Wika ni Lolo. Lolo, ang aga-aga. Ganyan yung sinasabi mo. Masipag naman talaga ako. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang ako. Sige na po. Kumain na kayo dyan sa loob. Nakaluto na din po ako ng pagkain. Wika ko kay Lolo. Alam mo, apo, may kakaiba talaga sa'yo. Ikwento mo naman sa akin. Kasi ngayon lang kita nakita na ganyan. Sobrang saya. Wika ni Lolo. Si Lolo talaga. Wala ito, okay? Ganito po sadya ako, at saka kung may sekreto man ako, sasabihin ko agad yun sa inyo. Sige na po Lolo, pumasok na kayo sa loob. Kumain na kayo doon. Wika ako. Oo na, pero kapag may gusto kang ikwento, pumunta ka lang sa silid ko ha. Wika ni Lolo, tapos ayun, pumasok na siya sa loob ng bahay. Hindi ko masabayan si Lolo sa pagkain kasi busog pa ako, kakatikim sa niluto ko. Pero parang iba ang gusto kong tikman. Pagkatapos kong gawin lahat ng trabaho sa bahay, nagtataka ako kasi tanghali na, tulog pa din si Joshua. Kaya naman napilitan ako na pumasok sa silid kung saan siya natutulog kagabi. Mukhang mahimbing pa rin yung tulog niya. Napagod ata ng sobra, pero kasalanan naman niya yun eh. Pero saglit, di ko talaga kayang pigilan kasi masarap yung nakahain eh. Nagutom ako bigla. Kumain ako ng turon na paborito ko. Medyo mainit. Bakit ba nasabig ako sa turon? Kain lang ng kain. Hanggang sa may ayuda na naman. Di ko pinalampas ang ayuda na yun. Sayang eh. Busog na naman ako. Pagtingin ko kay Joshua, gising na pala siya at nakatingin siya sa akin. Ngumiti lang ako. Sulit eh. May ayuda na agad sa umaga. Tol, Arthur, ano ginagawa mo? Wika ni Joshua na parang nagulat sa mga nangyari. Di ko nga alam kung nagulat nga ba siya o natakot siya sa akin. Ah, wala lang.
Nilinisan ko lang yung tubo ni Manong Buboy. Parang barado eh. Wika ko. Grabe ka naman, tol. Nagsisisi na talaga ako. Nangangatog na yung tuhod ko. Grabe ka sa akin. Wika ni Joshua. Ako pa talaga yung sinisisi niya. Eh siya naman yung may kasalanan sa mga nangyayari. Bangon na dyan. Nagluto na ako. Tara, sabay na tayong kumain. Wika ko. Tapos nakita ko na nakangiti na si Joshua. Parang nahihiya tuloy ako kasi naman. Nakatitig pa siya eh. Ang sweet naman ng asawa ko. Kung ganyan ka palagi, baka lalo kang tumaba kasi araw-araw kitang bibigyan ng ayuda. Wika ni Joshua. Sus naman, eh, pinagtaguan mo nga ako kahapon. Tara na, kumain na tayo. Wika ako. Baby naman kasi, sobra-sobra na yung kahapon. Kung alam mo lang yung pagod ko. Huwag ganun ha. Kalma lang kasi para sa'yo lang naman to eh. Wika ni Joshua tapos pinakita niya sa akin yung tinutukoy niya. Galit na galit eh. Mamaya ka sa akin, Buboy. Wika ako. Tapos lumabas na kami ng silid na yun. Kumain na kami. At habang kumakain kami, napakaingay namin kasi tawa kami ng tawa sa may lamesa. Buti na lang at wala si Lolo. Naglalakad siya sa labas. Mas masarap pala kumain kapag maingay. Joshua, anong gagawin mo ngayong araw? Tanong ko. Wala naman. Ikaw ba? Anong gusto mong gawin? Wika ni Joshua. Marami. Tara, magpalipad tayo ng saranggola. Wika ako. Tara, sige. Gusto ko yan. Alam mo, hindi ko pa naranasan na magpalipad ng saranggola. Hindi nga ako marunong gumawa ng ganyan eh. Wika ni Joshua. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan na isipin yun. Madami dyan sa likod ng bahay. Alam mo ba, libangan ko nga rin kasi na gumawa ng saranggola. Tinuruan ako ni Lolo. Wika ako. Astig, bilisan mo na kumain tapos tara na magpalipad ng saranggola. Wika ni Joshua, ewan ko ba, kapag nakikita ko siyang masaya, tila ba masaya na rin ako. Pagkatapos namin kumain, kinuha ko agad yung isang malaking saranggola sa likod ng bahay. Tapos ayun, nagtungo na kami sa palaya namin na malapit lang din sa bahay. Tol, laki naman yan. Hindi ba tayo madadala niyan pataas kapag lumipad na yan? Wika ni Joshua. Hindi yan. Basta tingnan mo lang mamaya. Wika ako. Tapos ayun, pagdating namin sa palayan, si Joshua yung pinagtalang ko. Ang init kasi. At sa paglipad ng saranggola, parang nakita ko ang sarili ko. Isang saranggola na malayang lumilipad, na ang tanging humahawak ay ang tali na nagpapatibay sa paglipad nito. Tol, napakainit. Grabe ka talaga sa akin. Ako pa talaga yung pinapunta mo sa gitna ng palayan para ihagis yung saranggola mo. Wika ni Joshua.
Okay lang yun, tol. Para naman, maarawan ka. Maputla na yung kulay mo eh. Tingnan mo ako, moreno. Maganda yung kulay ko. Kisa sa'yo, labanos. Na parang walang sustansya. Bika ako. Eh kasi naman, sinagad mo ako kahapon. Pero, teka lang. Hindi ba malalagot yung tali na yan? Nakakatakot pala yan, no? Ang laki tapos, ang lakas pa ng hangin. Wika ni Joshua. Tol, ako nga, hindi natatakot kahit malaki si Buboy. Wika ako. Tapos kiniliti ako bigla ni Joshua. Nakakainis siya. Gusto na naman ata. Nakatago kami sa ilalim ng malaking puno habang pinagmamasdan ang saranggola. Nakahiga kami sa mga sako. Aarte pa ba ako eh? Sanay naman ako. At habang nakahiga kami, naramdaman ko na hinawakan niya yung kamay ko. Tumingin ako sa buong paligid, buti na lang at walang tao. Kaya naman, hinigpitan ko rin yung pagkahawa ko sa kanya. Nagagalit tuloy si Temtem. Joshua, sa palagay mo, ano na ba tayo ngayon? Kasi naguguluhan na ako sa kung anong meron tayo ngayon eh. Wika ako. Alam mo, Arthur, di mo na kailangang isipin kung anong meron tayo ngayon. Basta, masaya tayo. Masaya ako, masaya ka rin. Pero, masaya ka nga ba talaga? Wika ni Joshua. Oo naman. Masaya-masaya ako, tol. Nakarami na nga ako, diba? Pero, hanggang kailan ba tayo magiging masaya, tol? Wika ako. Huwag mong isipin yung wakas ng isang nagsisimulang ligaya, Arthur. Basta, maging masaya ka lang kung anong meron ka ngayon. Sulitin mo yung masasayang sandali kasi kapag napagod ka ng maging masaya, hindi mo na maibabalik pa sa unang araw kung paano ka natutong maging masaya. Wika ni Joshua. Magtatanong pa sana ako kay Joshua subalit nalagot na yung tali ng saranggola na pinapalipad namin. Tol, yung saranggola nakalagot. Tara, habulin natin. Sayang naman. Wika ni Joshua na mabilis na tumayo na tila ba tatakbo para habulin ang saranggola. Tol, huwag ka na magsayang pa ng panahon. Hindi mo ba napapansin? Malakas yung hangin. Mabilis na tinatangay papalayo ang saranggola natin. Hindi na rin natin siya makikita dahil malayo na ang babagsakan niya. Para kasing pagmamahal yung saranggola na yan eh. Kahit nakatali na sa'yo, pwede pa rin siyang mawala dahil sa mga tukso at pagsubok na minsan. Pipiliin mo na lang na bumitaw para maging malaya ka. Wika ko kay Joshua. Kung sa bagay, tama ka. Pero tol, bakit yata humuhugot ka? Wika ni Joshua. Wala lang. Wika ako tapos inaya ko na siya pauwi sa bahay. Masaya pa rin naman kami pero natatakot ako dahil nasasanay na ako na magkasama kami palagi. Sa totoo lang, natatakot ako na mapatulad kami sa isang saranggola na nakalagot sa isang tali at tuluyan ng tangayin ng malakas na hangin.
at makatagpo ng bagong magpapalipad sa kanya.